maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamnan. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Boyko. Dito ang Agree ako dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang batas na nagsasabi na 5% ng isang bayan or land area ng isang bayan ay dedicated dapat sa organic farming. Ngunit, itong makakasama natin ngayong araw, hindi lang 5% ang ginawa nila. Ginawa po nila 100% ng kanilang land area ay dinedicate nila sa organic farming. Alamin po natin kung sino ito at paano ito naging posible. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, mapalad ang ating programa dahil may makakasama tayo na siya nga po ang presidente ng League of Organic Agriculture Municipalities, Cities, and Provinces of the Philippines. At siya din po ang kasalukuyang mayor ng Kausmagan, Lanao del Norte. Kasama po natin ngayon si Mayor Romel Arnado. Hello, sir! Hello! Magandang hapon sa inyong lahat at sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Magandang hapon. Yes po. Sir, maraming salamat po ulit na kami pinaunlakan nyo. Sir, pag-uusapan natin ngayong araw ay organic farming. Ang ating programa po ay hindi nabaguhan pagdating po sa organic farming kasi halos po na nakakausap namin ay into organic farming. Pero sir, ang tanong ko po, ano po ba para sa inyo ang pagkakaiba ng organic farming sa conventional farming? Malaking pagkakaiba. Una-una, pag sinasabi nating non-organic agriculture, ang nasa sa isip natin yung conventional way of farming. Yung ginagamitan natin ng chemicals or artificial or synthetic fertilizer. Dito naman sa organic agriculture, ito yung natural way of farming. The natural way of preservation of our soil, absolutely no chemicals. This is very economically viable because nag-organic agriculture tayo, nandito lang sa within the locality lang yung mga sources natin ng ating fertilizers, no? We utilize local raw materials and of course, this is environmentally friendly. Focus tayo on the soil fertility of the soil. Kasi ang soil natin has millions of microbes on it, no? And paglalagyan natin yan ng chemicals, ng urea, for example, pinapatay natin yung microorganism na nandoon. And that is not good for the health. Ito na may going to organic agriculture is also embracing spirituality. Mayroon tayong connect dito sa creation. Yung creation ng Biblia. So that is why organic agriculture has a big difference sa non-organic agriculture. And once again, pagtingnan natin yung difference, we related to chemical and non-chemical practice in farming. Opo. So, sa atin ngayon, yung organic nga po, ang sinasabi natin is natural na paggamit po sa ating mga lupa. At yung, pati yung mga pesticide, insecticide, ay hindi natin ginagamitan ito ng mga chemical. Tama po ba, sir? Yes, of course. Pag ginagamitan yan, hindi na organic yan. That's very simple. Kaya kami, we are the promoter. Ang aming Long City is ito yung
organization that is spearheading the promotion of organic agriculture in this country. Opo, sir, para lang para ano no magkaroon ng kaliwanagan para sa ating mga manonood. Ano po ang parte ng LGU po sa organic farming? Yung role value ng LGU ng organic agriculture activity. Yes, of course, napakalaki. Kaya nga we established itong League of Organic Agriculture Municipalities, Cities, Provinces of the Philippines. Ang ating mission dito isa lang, the promotion of organic agriculture. Napakalaki ng role. Tayo nasa ground, no? The law will say galing sa taas. But if the local government unit will not implement and will not be prioritizing organic agriculture, wala mangyayari dito. Kaya nga, ito na yung being one of those that pioneered the Long City, ang ano namin is for the local chief executive to discover what is organic agriculture in this country. This country, no? Dahil sa totoo lang, we're so much behind in the regional Asia in implementation of organic agriculture program. Ang karamihan kasi sa atin dito mga munisipyo, they are just dependent on the mandate sa national. Kung ano yung sinasabi, yun lang gagawin. Kaya nga natin ng tulong, like organization like ours, yung mga international linkage natin, kailangan natin ipapasok natin dito para matulungan natin yung promotion. Kasi marami talagang hindi nakakaalam ang mga benefits ng organic agriculture. Ang mga health and wellness benefit nitong organic agriculture natin. Ang Long City is spearheading the promotion of organic agriculture in this country. Sir, ang balita ko, ang inyong lugar po ngayon ay matagumpay po sa pagsusulong ng organic farming. Paano po ito naging posible? Of course, we are very proud, no, na itong aming bayan na maliit is probably I could claim one. We are number one in the practice of organic agriculture. Ang mga indicator dito is yung aming poverty incidence. Nung pumasok tayo rito, wala tayong practice on organic agriculture and our poverty incidence is almost 80%. It is actually 79.7%. Ngayon, at this moment, we base it on the CBMS 2019, November, our poverty incidence is 9.1. We have increased the number of our farmers to 1,800 farmers from only less than 200 farmers. We have a declaration that these municipalities no longer hungry. And we have also, any time within this year, we will be declaring a self-sufficient in terms of the production of organic brown rice. So yun ang mga indicators natin. Kung ano yung mga nagawa natin ng bayan namin, how come we can claim ourselves as number one in the promotion of organic agriculture activity. Marami pa kaming na ano rito kasi indicator din yung meron pa mga national awards. Indicator din yung nagamit namin yung farming organic agriculture towards the sustaining our peace and order dito sa aming bayan. Alam nyo, magulo itong bayan ko. Dalawang bisis kami inatak dito. Yung ano, Arms to Farms na program. Yeah, dito nagsimula ang Arms to Farms program. Tayo ang nagsisimuno doon. We conceptualized the Arms to Farms program. Ito'y hindi naman nagpapasurrender. Through the initiative of farming, fully subsidized farming, na inganyo natin yung ating mga kumpatan sa kabukiran to join us. Hindi natin pinapasurrender ang kanilang mga baril. Kailangan nila isurrender yung kanilang puso. Kaya hindi namin sila ang ginagawa na DCAMP, sabi ko, hindi ko kayo bitahin. Pag nilalapit kayo, meaning to say, you have already surrendered your hearts. We don't need for you to surrender your arms. Ang kailangan namin, puso. Kasi yun talagang real na surrendering.
in the long run kasi, at medyo naniwala ka sa programa, ang impact niya is ibibintang mo yung mga sandal, mga baril nyo. Which is what is what's going on, no? Ang nangyari niyan, marami ng mga kombatants na nag-join sa amin under the Arms to Farms program na nagbinta na kanilang mga baril. In fact, out of my 5 superstar farmers, isa lang yung Kristiyano. 5 yung dating mga rebelde. Kaya yun ang mga indicator of success. At ako po, itong ito, nanalo sa galing po, nanalo pa ito sa UCLG, United Nations Sponsored Program, Pioneering Program on Local Peace Initiative, winning award sa Bogota, Colombia. Out of 52 countries, 5 ang ginawang parang winner na rin, although isa shortlist, and then we became the national champ, the international champion. Tayong napili ng number 1 among the 5. At ang ating backbone dito is not is we use organic agriculture for them to surrender or to join us. Not surrender, but to join back to the folds of the law, back to the mainstream. At ngayon, we're enjoying sustained peace dito sa amin. Yun. Doon nga po ako na-amaze eh. Kasi isa sa pinaka-challenging yan po, sir, ha? Yung parang hindi peaceful yung area. Pero dahil sa farm na meron na tayo, na nanabuo na natin yung programa, eh, bumabalik na po yung peace sa lugar nyo. Eh, for sure po, yung paglago din po ng inyong bayan, eh, kasunod na. Diba? Sabi ko nga, mas madaming pwedeng pa mag-invest sa inyo ngayon. Well, if we cannot achieve peace, we cannot also achieve development dito. Yes. May makakyat sa kabugiran kung hindi natin kaibigan yung mga taga-roon. No? Opo. Kasama palagi yun. And then, pag walang development, then nandun na yung kaguluhan, nandun na yung gutom, nandun na yung poverty. Yan. Yes po. Kaya napakaganda ng programa. Noon nakita ko, naku, nakaka-amaze naman itong program na ito. Sir, may tanong pa po ako. Ano po ang mga unang hakbang sa paglipat ng organic farming? Kasi ako po, taga Nueva Ecija ako. Talaga dito, eh, mga magbubukid ang mga kasama natin, no? At lalo na sa amin, quantity po talaga ang hinihingi, eh. Kasi lalo na kung bigas at palay po ang pag-uusapan. Pero sir, sa inyo, kasi organic farming, mahirap ang transition. Ano po ba ang unang hakbang? Okay, ito'y ang kwento ng Kauswagan. Siguro kung marinig ng ibang mga bayan, kasi very common ang comment nila sa amin is, ay, organic, successful kayo dahil matagal nyo nang ginagawa. No, it is not. We just started in 2012. Naging, 2012? Yes, 2012. Yung kasi yung staging namin is 2011. Hindi madali buuhin to. But ngayon, with the system that we in place, nagiging madali na lang. Dahil we are trying to transform Kauswagan, ginawa na namin yung tama, including yung pag-cultivate ng lupa, na kailangan organic tayo. Although, my exposure also is organic food. Kaya nga, sabi ko, we will use organic food or again organic agriculture as the backbone of our program. Yun naman talaga ang backbone ng aking program dito sa pamamahala under the SICAD PA ng Pinoy governance ko. SICAD PA is an acronym, no? Sustainable Integrated Kauswagan Area Development and Peace Agenda. That is multitasking, economic and peace. Yes. Peace development. Now, noong una, 2010, meron tayong batas na lumabas, yung Public Act 1068. Kung masahin natin yun, nagtuturo yun paano natin maging organic agriculture ang isang munisipyo. Pero dahil hindi priority ng isang mga munisipyo, hindi nila alam paano. Doon sana, kung nabasa nila yun, alam na nila paano magsisimula. Ang Kauswagan, we realize that na mayroon parang batas na nagtuturo sa atin paano natin ma-institutionalize ang organic agriculture. Madali lang. Basahin mo yung butas 106, which is being amended ngayon, naging Republic Act 11511. Yes. At yung pag-convene mo lang ng technical working group sa amin dito, we went down to the barangay, formed a technical working group, nag-pass ng resolution
pass it to the Sangguniang Bayan and to declare the entire municipality of Kauswagan as an organic agriculture activity municipality. Pero ang batas nagsasabi lang, 5% of your total land area can only be dedicated to organic agriculture. Pero hindi sila nagsabi, at saka hindi sila nagbawal na kung gawin natin 100%, pwede yun. So ang ginawa namin, we went straight to 100%. Yeah. Ito ano yung nagpa-practice ngayon ng inorganic? Yes, opo. Ano nangyayari sa kanila, sir? Not with the sanction that we in place sa institutionalization, talagang they gradually convert. Lose tayo in the beginning, but we were able to convert them within a year. So nagiging 100% agriculture practice na yung Kauswagan. Kaya ngayon, we are 100%. At saka, pinaigting pa namin yung batas, pina-strengthen pa namin na hindi na babalik ang ating mga farmers doon sa inorganic. Isa yung mga pamaraan na napakadali. Now, you can also join Loam CP. Kasi kami sa Loam CP, magtuturo at tutulungan ka. Kasi once you have organic agriculture program, kailan meron ka ring organic agriculture roadmap na paano mo ma-achieve yung mga 4, 5 years, 6 years na programa. Yes. So, para mas clear po ang direction. Yes po. Yes. Tinuturo namin paano kayo gumawa. Each municipality is being we showed ito our website paano kayo ma-achieve yung organic agriculture movement. Napakadali lang. No? And then, we require also na magkakaroon naman kayo ng learning site. Once you have a learning site connected to your roadmap, madali na lang natin i-implement with the help of the law. Kami rito, yun ang ginagawa. Naging focus yung organic agriculture program namin dahil when we are trying to transform this municipality, kailangan tama lahat, no? Yes. If we go into production of food, kailangan healthy. Kailangan yung SDG goals na will be on it, health and wellness. So kaya we went into organic agriculture. At wala namang ibang mapupuntahan na for us, inorganic is very dangerous. Ang exposure ko is organic agriculture food. Kaya ayaw ko talagang lumingon sa hindi organic. And then how we could start it in the municipalities, yung batas natin. 2010, meron tayong batas. Yung 2010 Sustainable Organic Agriculture Act, Republic Act 10068. Yes. Ito yung nagtuturo sa ating mga local government unit how you could institutionalize your organic agriculture program sa bawat bayan. Nandun, nakalagay doon. May instruction doon. You convene your technical working group. And who are those technical working group? Ang ginawa ko, yung mga chairman ng agriculture sa bawat barangay, they convene themselves and they pass as a resolution to Priyang Bayan to declare the entire municipality to be an organic agriculture activity municipality. Hindi naman kailangan talaga, under the law, 10068, hindi kailangan talagang 100%. You are only allowed, ang sinabi naman tayo is 5%. Of your total land area can be dedicated and you are already complying with the law. Pero sa amin dito, we make sure that it's 100%. Medyo hirap sa mga nagpa-practice ng inorganic. Pero nakalagay kasi may mga sanctions if you will be using chemicals or synthetic fertilizers. Kaya gradually, na-convince namin mga farmers namin to gradually transform their practice to organic agriculture. So, yun ang nangyari namin dito. Sa 11511, itong bagong batas natin na nag-amend sa Republic Act 10068, ganun din ang sinasabi, hindi pinalitan ang yung portion ng batas na yon. Ganun pa rin. Kaya lang, pinaganda. Yes, opo. Okay. Kaya, yun. At saka, dito, another way na matulungan kayo yung bawat bayan is to be a member sa aming league, yung League of Organic Agriculture Municipalities.
no? Makakatulong kami paano natin i-transform o paano natin simulan ang organic agriculture program nyo sa bawat bayan. Opo. Sir, natutuwa ako sa inyo kasi nakikita ko yung passion nyo, no? Pagdating dito sa organic farming. Sir, kayo ba personally, kailan nabuksan ang inyong mata sa organic farming? Nagsisimula yung aking advocacy on organic agriculture nung nag-mayor ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman ako agriculturist. I came from the corporate world. Yes. Kaya lang, always careful sa aking kinakain. Kaya I brought it with me na sa napakagandang lupa namin dito sa aming lugar, ba't hindi natin i-practice ang pagtanim ng organic way of agriculture, no? Kaya yun, doon din sa past na nakikita namin along the way nung in-introduce namin itong program dito sa Loswagan, making organic agriculture as the backbone of my administration, ito yes. Yung number one advocacy namin. Dahil dito, na-address ko na lahat through organic agriculture. Yung sinasabi ko na na-address namin yung education, na-address namin yung social services. In fact, yung quality ng tubig namin na na-address namin, yung tubig namin for farming, yung aming farm to market road, of course, kailangan maganda yung daan papunta ng farm area. Yes. Ang dami kong na-address, kaya nagiging very successful, happy yung mga taga-barangay, lalo na yung mga lugar na mahirap ang daan, na-address din natin yun. And yung mga nagsarado ng eskwelahan dahil sa gira, na-reopen namin, ang dami. Oh. Nakapag-establish kami sa school because of agriculture. Dahil kailangan dumami na yung tao doon, nagbalikan na galing sa, nag-evacuate dahil sa gira, palpalago na namin ng bayan. Napakalaki ng natulong ng organic agriculture dito sa aming bayan. Opo. Junior, ngayon magandang balita, no? I just hope, sir, na lahat po ng bayan, tularan po ang bayan nyo. Kasi nga, ang pinapromote natin sa organic agriculture is yun nga din, healthy pagkain, alam naman natin. At saka yung sa lupa po, mabalik po yung sustansya ng lupa. Kasi katulad ang sinabi nyo kanina, every time na gumagamit ka ng urea, nasisira yung nutrients na nakukuha mo dun sa lupa, nawawala. Opo. Kaya ako ay personally gusto ko din po itong organic farming, sir. Very good. Kasi pinapatay ang microorganism sa chemicals. Opo. Na yung natin na chemical laden pumapasok sa ating katawan, yun na doon nagsisimula na yung sakit. Katulad ng cancer, ganun. Yes. Hindi na healthy ang kinakain. Marami nga pagkain. Marami nga lago, maraming makikita natin matataba but hindi healthy. Opo. Kaya kailangan talaga, we have to change. Kailangan talaga palitan natin ang pamaraan sa buong Pilipinas. Tapusin na natin yung inorganic way dito sa Pilipinas. Kaya lang gawin natin purely organic agriculture ang buong bansa. Yes, sir. Tama po kayo. Sang-ayon po ako dyan. At sir, may share ko lang na meron tayo dati na nakausap. Hindi naman sa pag-ano, pero ang kanyang concern naman, ang pinapakita daw, ang kumikita po sa pagsasaka natin ay yung mga nagbebenta ng chemicals at yung mga magsasaka ay naiiwanan. Sa totoo lang, malakas sila naglabi sa ating mga magbabatas. Nahina ang lobbying natin sa organic. Kaya nga, we are trying to change that. We talked to the chairman of agriculture sa lower house at sa upper house. We talked to them. Kaya nga, itong election na to, pagkakataon na to, kailangan na lapitan natin. We are over 200 mayors, member nitong Long City. We are lobbying sa mga mababatas natin. Now we will be voting for those that will support organic agriculture. Sinasabi na namin noon pa yan. We cannot keep ourselves to yung inorganic dahil ba malakas mag-lobby doon sa Congress. Pero they are bringing us kung dala-dala sa atin yan, kamatayan eh. Hindi katulad nitong organic agriculture, kaya nga tapusin na natin yan. Kaya yes. Dito ngayon,
group of the Lone City Mayors are will not vote for those that will be supporting inorganic. Hmm. We will only support those that will declare themselves ngayong election that we will be supporting organic agriculture. Mm-hmm. Maganda yan. Para mapalawak po ang ating organic farming dito sa bansa. Maganda pong kampanya yan. Sir, puputuloy ko muna ang ating talakayan. Tayo po ay pansamantala magbe-break. Pero magbabalik po kami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Mayor Romel Arnaldo ng Kauswagan Lanao del Norte. Ayan. Sir, ang katanungan ko po ay ano-ano sir yung mga karaniwan na na-encounter nyo pag, habang ini-introduce nyo itong organic farming, yung mga dahilan, sir, ng ating mga kasamahan magsasaka na parang nagdadalawang isip pa sa paglipat po from inorganic to organic. Marami tayong na-encounter na challenges. Hindi naman madali, but pagtitignan ko yung what happened in the past when we were still struggling to implement, parang mahirap, but right now, parang napakadali na namin i-convince. Number one is yung sinasabi natin na pag mag-organic tayo, it will be very costly. Yes. Ang cost ang isang dahilan. Pangalawa, yung how we could convince those that are doing inorganic to organic. In-institutionalized mo yung isang activity. Ginawa mo ng ordinansa yan. Yung tao dyan is medyo tutok na rin dahil mayroong batas, mayroong sanction. So, that is how we will implement. Pag hindi natin gawa ng batas yan, nothing will happen talaga. Pag gawin natin executive order lang yan, ay wala talaga. Wala. No? Kailangan talaga gawin nating ordinansa. So, lahat ng mga ginagawa namin, as long as this is a good practice, we made it into an ordinance. Napakadami namin ginawang good practice dito na ordinansa na. And those are a few of those that we did. Na sa organic agriculture, in order to transform and make everybody follow organic agriculture is kami mismo dito nagsusuporta. So, hindi lang namin iniuwanan, no? But we support them. Paano kami nagsusupport? Nagsusupport kami through subsidizing. Okay. Ini-subsidize natin ang aming mga farmers. Wala kami hindi tinutulungan. Alam namin at naintindihan namin na paano ang napakahirap mag-transform. Ganon ang gagawin ng isang LGU. Na kailangan talagang tutulungan ang mga farmers. No? Opo. Ganon. Ang alam ko, sir, di ba, ang transition from inorganic to organic, it takes 5 years and more pa po eh. Bago mo makuha talaga yung balik sustansya ng lupa mo eh. Yeah. It takes generation. Kung sinabi ng iba. Kaya lang, kami maswerte kami rito. Hindi kami katulad ng ibang probinsya na may mga international companies na nag-engage ng farming like yung mga pineapple sa mga ibang probinsya. Yes, wala kami rito. Karamihan sa amin is yung commodity ng bananas, yung saging. Yun lang ang medyo malakas na magigamit ng chemicals. At saka yung sa mga mangga. Yun. Yes. Maraming kumagamit. Pero napatigil na natin yun. It only took us a few years and it was even months yung iba na napatigil natin yun. Yung mga orchard ng kalamansi, mga ganun, napatigil natin yun at hindi na gumagamit. At tinutulungan namin, as I have said, pinadalhan namin ng mga technician yung trained na technicians na organic agriculture. Meron tayong kapalit yan. Yung ginagamit nila para malakas ang bunga ng mangga, gumagawa tayo ng concoction for that. Yes. Kung sa saging, gumagawa in replacement to the chemicals that they were using before. Ina-introduce din namin, we train them. So, kailangan meron ding replacement.
Yun ang ginagawa namin dito. Yes, sir. Sir, yung mga vermicompost. Yes, po. Oh, yes, of course. Kasama na yun sa programa. Meron kaming eskwelahan dito. Ang Dunia Laureana School of Practical Organic Agriculture dito sa Kauswagan. Ito yung nag-train, nag-capacitate. This is a TISDA-approved school. Meron kaming mga scholars on organic agriculture. We are an assessment center. Kaya kami nito, mabilis at malakas ang pag-produce ng mga farmers. At lahat ang aming nagawang mga farmers are hindi na mga matatanda, mga bata na. Mga millennials na. Yes, mga millennials na. Kasi we make it a little bit more exciting sa mga bata. Nag-mechanized farming na kami ngayon dito. We adhere to the Korean technique of organic agriculture. Ang ginagamit din namin dito, mga Korean, South Korean equipments on mechanization. So, when you open up a new farm, we use it's mechanized. When we plant, we mechanize. When we harvest, we mechanize. We use mechanization. Kung mag-spray kami ng aming mga organic fertilizer, we use mechanization. Napaka-easy na. Next year, sa enhancement namin, sa phase 2 namin ng mechanization, we will be buying drones na para to check on our farms. At saka baka gamitin na rin namin to spray the organic fertilizers namin. Saka na ron yung training namin yung vermicast production, yung bukasi production namin, all local ingredients lang yon ang ginagamit namin dyan. At hindi lang ginagawa ng munisipyo, but ginagawa ng lahat yan. Lalo na yung mga learning sites natin. Opo, sir. Ang ganda nun. Sir, may tanong lang ako. Kasi nakita ko din sa merong iba na naglagay sila ng mga bubuyog. Sa inyo din ba, ina-advise nyo na maglagay ng mga bubuyog? Yes. Meron tayong mga tanim na kailangan nandun yung mga bees, no? Like for example, coffee. Kailangan nyo yun doon yung mga bees. Kasi nakakatulong yun sa pollination, no? Yes. Yung mga, it's highly suggested that you will maintain. Kaya kami dito, wala pa, hindi namin ginagamit kaya hindi naman, we are more focused on the production of organic brown rice at saka organic white corn. Aside from the production of mga organic fig vegetables dito sa amin. Opo. Parang masarap pumunta dyan sa inyo, napaka-healthy ng mga pagkain. Yes, mga kinakain namin dito are all local, as much as possible. And I learned it from the Netherlands. Nung nagpunta ako doon at nakita sa mayor, isang mayor doon, tinutur niya ako sa isang sa canals na lahat na yung kinakain namin na sandwich, lahat doon are all products in their municipality. Walang hindi nasa labas, but these are all inside, from inside. At maganda yon economics, sa economics din. Opo. Sir, kanina nabanggit mo na isa sa mga parang naging challenge nyo yung pag sinabi na mahal mag-organic kasi certification pa lang, mahal na. Pero may nabanggit tayo kanina, ito nga po yung PGS or Participatory Guarantee System. Ano po ito, sir? PGS is yung ating secondary certifying body natin, no? Ito yung under sa bagong batas. Kasi rate, kung meron tayong PGS, private yun. Ngayon, this is being promoted by the law. This is ang aming pinapaano rito si Senator Villar. We are of that lobbied for the PGS system na ma-incorporate na dito sa ating program sa agriculture. Now, ito ay per commodity. Meron din tayong tinatawag na township. Through dito kasi, marami maitutulong sa ating mga farmers. It will encourage them to produce more organic food. Dahil number one is pwede na natin gamitin ang word na organic in their labeling. No? And plus, it could also friendly ito ng mga farmers. Kasi mura lang ito per commodity.
Ang ngayon is on the verge of formulating paano natin mapabilis ang PDS system sa bawat munisipyo. Kasi this is already a law. Ang implementation is facilitated by the local government unit. Kaya ngayon, ito'y aming ginagawa ngayon through the NOAP. Kung paano natin. In my case, my idea is to promote a township. An organic township, meaning to say, na pag mag-certify tayo ng commodity ng isang bayan, like Kauswagan, when we certify the vegetable, it has to be the entire municipality na nag-produce ng vegetable na yan. For example, litos. Pag sinertify natin sa isang farm na ito'y organic under the PGS, kailangan lahat na litos sa buong Kauswagan. Kasi if we do it farm by farm, medyo matagal. This is my opinion. Dahil dito sa amin, we use the same method. Ang mga standards na ginagamit namin are all uniform kasi meron kaming technicians na nagmo-monitor sa lahat. Meron kaming mga community organizers na nagmo-monitor sa pagtubo, ang application ng mga na walang nandadaya. Ganon. Kaya dito sa amin is safe na magiging organic township. Meaning to say, ina yung aking mga production ng organic brown rice, aming organic white corn, and all the vegetables, pwede na yung i-certify on an organic township. Okay. Right now, it is all private. It's all individual commodity. Kaya hopefully, soon, we could agree. Meron naman tayong mga nag-facilitate niyan. And it's a partner even with Longsi, partner ng Longsi ang Ikot Veritas that will go to town to introduce a standard what to do in order to be certified PGS at on an organic township. Opo, ito ay good news yan sa ating mga kababayan no, na gustong mag-transition from inorganic to organic. Eh makakatulong po nung malaki ang PGS. Sir, bago tayo magtapos, ano po ba ang sa inyo, paano mapapalakas pa po ang kampanya para sa organic farming? Of course, number one is I want all the LCEs in the country to join the Loob City, our League of Organic Agriculture, municipalities, cities, and provinces of the Philippines. Kasi we can support them. We can show them how to become organic agriculture municipality. That's number one. And number two is to comply with the instruction of Republic Act 11511. Adhere up to the letter of the law. Titingnan nyo yung IRR namin. Titingnan natin yung anong ng batas, no? That is one way. Kasi yun ang ginagamit namin sa Kauswagan. Bilang salang namin, we follow the law. Yun ang aming pamaraan. And then I think, most importantly, the local citizenship should be exposed to organic agriculture. Yeah. Not necessarily naman ano, na talagang para kang agriculturist, but for me, di naman ako agriculture, but just to have a passion on organic agriculture para sa inyong community, para sa inyong mga constituents, para for health and wellness. Yes. Kasi if kasama natin sa when we talk and off, no? Kasama natin sa obligasyon natin na sa mayor, no? Kailangan more information dissemination. Kailangan matutunan nila ang advantages and disadvantages sa hindi mag-organic and advantages for doing organic agriculture. Hindi naman totoo yan na less ang production ng organic. Hindi totoo talaga yan. In fact, the cost in producing rice or with using organic seeds mas less, and that is documented sa National Seed Network. Ng organic rice is much cheaper to produce rather than to import or to produce inorganic. Kaya ito yung sinasabi ko palati nila ni Senator Villar na we should support the local dahil dito talaga pure organic at saka less ang cost. Imagine ang cost natin ng to produce an organic rice ngayon is between 6 to 8 pesos per kilogram. Whereas if you compare it to the production of inorganic, nasa 12 pesos yan, even if you take a look at it.
mag-research ka, yun ang makikita mo. Hindi lang nila na i-promote. That is why, sa aming mga General Assembly sa Long Sea, palagi kong pinapasalita yung nasa SIN Network. Gusto ko sana in every activity, nandun sila. Kasi they have documented all those practices. Kailangan malaman ng gobyerno. Sinabi ko na kay Secretary Darian nung bumisita siya sa bayan ko na please support organic agriculture. Dahil dito, sa organic agriculture, mali yung sinasabing it does give, it's more costly. But it is not. It is less costly. Kaya yun ang gusto ko talagang i-promote. Na we have to do that for the sake of health and wellness din sa buong bansa. Yes, sir. Maraming salamat po. And I'm sure na ang ating mga kababayan, sa inyong passion na nakikita ko, napaka-passionate nyo po dito sa organic farming. At sigurado ako na makahawaan din sila at sila mismo ay maiinganyo po na magsimula na ng organic farming. Sir, maraming salamat po sa inyong pag-share sa amin ng inyong mga kaalaman at saka hindi lang yun, pati po yung mga experience niyo po dyan sa inyong lugar. At sana nga din po itularan po kayo ng iba pang mga bayan dito sa ating bansa. At maging bansa tayo ng organic farm. Makapag-produce tayo ng mga healthy at hindi lang yun, pati ang ating Mother Earth ay maging healthy dahil hindi tayo gumagamit ng mga chemicals na makakasira sa kanya. Maraming salamat po, sir. Isa po talagang pleasure na makasama po kayo sa amin sa aming programa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, ito po ang ating programang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan.